So, today's video, share ko sa inyo yung nangyari sa papa ko 2 weeks ago. Actually, this month lang yon. And, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero syempre para maging aware din lahat yung mga family din namin. Tama po kayo sa nababasa niyo sa title. Nagkaroon po ng COVID si papa. At nasa abroad po siya, malayo siya sa amin, actually. So, kaya napakahirap kasi nag-worry ka at the same time. Hindi mo alam kung paano mo palalakasin yung loob niya na habang nakaka-experience siya ng gano'n. At the same time, alam kong nade-depress siya, na-stress siya. Basta yun, halo-halo yung emotions. So, hindi ko alam kung paano ko sisimulan yung pagkikwento sa inyo. Actually, nagsimula siya nung last 2 weeks. Nagkaroon ng outbreak sa barko, sinsiman nga si Papa. So, nauna nagkaroon ng symptoms is yung boss, yung camp boss nila. Yung kwento niya sa amin sa chat, na nilalagnat, nuubo, yung mga symptoms talaga ng COVID. Di, ano nangyari, nagkaroon ng swab test sa lahat ng crew. Yun. Some of the crew is positive, then some of the crew is negative. So, point na yon, negative pa si Papa. So, nakailang swab test si Papa tsaka yung ibang crew, hanggang maunti ng maunti sila, negative pa din si Papa. Ayan, so, saya ko, kasi negative pa rin si Papa that time. And then, so, yung barko ata nag-decide na pababain lahat ng crew para siguro disinfect yung barko muna. Then, pinapunta lahat ng negative tsaka positive sa kanya-kanya nila. Parang quarantine facility. Yan, naka-check-in na si Papa sa hotel. Okay naman siya. Nag-PPM naman siya lagi sa amin. Then, parang mau-1 week siyang na-quarantine pero negative siya na. Kinwarantine muna sila kahit negative sila. Then napansin ko one Saturday yun eh, naalala ko. Galing kami, may pinuntahan kami ni Drone. Habang kausap ko si Papa, nuubo siya. Sabi ko, "Pa, ano nangyari sa'yo? Bakit ka inuubo?" Bakit parang ako nakarinig ako ng ubo sa kanya. Parang may something. Bakit inuubo siya? Nasa loob lang naman siya ng hotel. Tinatanong ko, ano ba klima dyan? Okay ka naman ba? Okay naman daw. Then eventually, as days pass by, yun na, parang lumalabas na yung mga symptoms ni COVID. Ayun. Then yun, siguro nag-decide na magpa-swab test. No, nagpa-swab test siya. Talagang iba yung pakiramdam na ni Papa nung talagang may plema yung ubo niya. As in, parang ang describe niya sa akin is parang trangkaso. Trangkaso yung nararamdaman niya. Nuubo siya. So, sinisipon din siya. Ayun. So, sa natanong ko, nahirapan ka bang huminga? Sabi niya. Nahihirapan siya kasi nga, may sipon siya. Siguro, sinasabi niya lang yung para hindi kami mag-alala, nagpapakalakas siya that time. And then, ayun. Ang hirap nung nalaman kong nag-positive siya. Kasi unang-una, napakalayo niya sa amin. Hindi namin alam kung naalala ko na no, kung ano yung gagawin. Siyempre, nag-aalala kaming lahat. Tinuturo namin na ganito gawin mo. Ganito. Since nasa hotel nga siya, so wala siya yung mga, sabi niya, magsuob siya. Ayun. Para gumaan yung pakiramdam niya, kulang nga siya sa kagamitan doon sa hotel. So, hindi ko alam kung nagagawa niya ba o ano. Tuwing tatawag ako, kaya pakita niya malakas siya, nagaganon-ganon siya, parang nag-stretching siya. Then one night, kachat ko si Papa, ayun, sabi nga niya, kinakain niya, yung sinaserve sa hotel, kinakain niya kahit hindi niya gusto. Kasi alam naman natin, na ang pagkain sa ibang bansa, usually tinapay. Unlike, pag nandito ka sa Pinas, siyempre, yung mga Filipino food, may sabaw, lalo na pag pasama ang pakiramdam mo, diba? Kailangan mo ng mainit na sabaw, makahigop ka ng
sabaw talaga, yung talaga yung parang magpapagaan sa pakiramdam mo. So, ayun, nakita niya, nakwento niya na nahihirapan siya, pero lumalaban siya. Alam mo, yun yung parang the daughter na marinig mo na ganun yung sinasabi ng papa mo is baka sakit. Siyempre, hindi mo alam paano mo palalakasin yung loob niya, kung okay lang ba siya. Ayan. Sabi ko lang, mag-pray siya. Sinasabi ko na, ano, lalagpasan din, malalagpasan mo yan, huwag kang ma-depress. Ayan. So, yun, nag-positive nga si Papa. Mabas yung result, nag-positive siya. Then, syempre, a week, 1 week yun na naka-ano siya, na negative siya. Then, ayun, nag-swab na yung mga kasamahan niya na unang mag-positive. Na nag-positive, yun. Negative na sila yung lahat. So, si Papa na lang yung nahuhuli. Kasi siya nga yung nahuling nag-positive sa group, sa crew. So, nawawalan siya ng pag-asa na sinasabi, pinapalakas na lang namin yung loob niya. Ngayon, kinakausap namin siya lagi na huwag kang mag-alala. So, survive mo din yan. Yan, pinakausap. Usap na lang talaga namin siya. Para hindi siya ma-board or ano, namin manood ka lang sa YouTube para hindi malibang ba siya. Hindi, ayun. Naaalala ko kasi nakakaiyak. Yun nga, nag-pray lang ako kay Lord ng mataimtim ng gabi. Iyak ako ng iyak. Nung nalaman ko talaga nag-positive si Papa, iyak ako ng iyak nung gabi. Tapos napanghihinaan siya. Lalo talaga akong umiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo na napaka... Ayokong mangyari yung worst comes to worst. Although mild lang naman yung symptoms ni Papa. Pero hindi natin masasabi kung ano pa yung mga dapat niya ma-experience sa COVID na yan. Mga COVID symptoms. So, ayun. Tuwing tatawag siya, sabi ko na pray lang. Eh, ang tagal lumabas ng result ulit. Kahit papano, nung na-quarantine siya, papalakas siya, pinipilit niya kumain kahit hindi niya ano yung pagkain. Kasi nga gusto nga niya talaga ng sabaw. So, wala siyang choice, kundi kainin kung ano yung sineserve dun sa hotel. Yun. Kahit papano. Nung mga, etong week na to, okay naman yung pakiramdam niya. Tuwa ko. Nakasmile na siya. Maaliwalas yung mukha niya. Sabi niya, medyo nawawala na yung ubo niya. Thank you, Lord, talaga. And, eto, today, nag-chat siya sa akin. Today is March 30. So, before this day, nakadalawang swab siya. So, yung first swab niya, last week. And then, the second swab is, I think, Saturday. Itong 28, March 28. And, ayun, ang tagal lumabas yung result. But today, ayun, thank God, nag-negative na si Papa. So, ayun yung message niya sa akin. Nag-message siya sa akin today. Kaya, sinishare ko to sa inyo. Na, hindi talaga biro ang COVID. Totoo talaga siya. Kasi, ito, nangyari sa papa ko. Kala niya, trangkaso lang. Kasi yun, nararamdaman niya, trangkaso, mabigat ang katawan, mga symptoms talaga. And, ayun, thank God talaga na dinig niya yung prayers ko. As in, hindi ko alam kung hirap. Pero, yun, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi bigyan na ng lakas ng loob yung papa ko. Nasa time na, nasa peak na siya na nade-depress siya eh. Kasi syempre, naka-quarantine ka, nisip mo yung nararamdaman, yung sakit mo, hindi mo alam po ano yung gagawin. But, si Lord, di niya pinabayaan si Papa. Kaya, thank you Lord, thank you din. Nininig mo yung mga prayers namin. Yung sila mama, kung mag-alala, malalagpasan ito, makaka-survive ka. Ayun. Yan, sinishare ko sa inyo na para siyempre sa mga kamag-anak namin malaman din nila na ganun na yung nangyari sa family ko, sa papa ko. Ayun. Hindi talaga biro yung COVID, kaya doble ingat po talaga tayo. Guys, hindi ko din alam kung saan nang galing, bakit
nagkaroon ng gano'n, nagkaroon ng outbreak alapapa sa barko, hindi natin alam kung saan ba nagmula talaga. May isa ba sa mga crew, isa ba sa mga umakit doon ng mga puti, then di ko din sure kung ano ba talaga. But ang mahalaga, ayun, okay na si Papa ngayon. Malakas na siya ulit. And ayan, nag-message siya sa akin na nagpapak na siya as of now. Susunduin na daw siya and babalik na siya sa barko. And yan, thank God, okay na siya. So yun lang mga kabox na i-share ko lang sa inyo. Kasi hindi, lahat naman tayo nagkakaroon ng problem. It's how you handle it, of course. And yun lang, ang huwag niyong kakalimutan na palagi magdasal and magpasalamat sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Although blessings yan o negative things, magpipray tayo palagi kay Lord. So, yun lang mga kabox, na-share ko lang sa inyo. And thanks for watching.